Morning buddies, this is Chris Sniper sa isang site para sa pag-remap. Makikita natin ngayon isang BBM or Big Boulder Marker. Ito, hindi ito nagalaw ever since according sa may-ari at living witnesses. So, ito consider natin na Big Boulder Marker or pwede din siyang Bench Marker kasi may kakaiba tayong makita dito. So, ito. Inuukit na, kung tingnan natin sa taas, mag top view, letter D. Letter D to siya. Kung sa harap ka naman, pag ganun, na view mo, yes, letter C. So, sa alphanumeric, ano siya? Code C, then code D, then code 3 and code 4. So, dalawang items ang tinatarget ng marker na ito. So, dahil ito yung fulcrum point, pagpaliban muna yung mga coordinate markers. Kasi pag may BBM, saka hindi pa nagalaw ang area, meron yung tinatawag natin na coordinate markers. So, consider din ito na surface trail marker. Lahat ng coordinate markers niya ay STM pa rin. Pero ito ang pinaka fulcrum point na surface trail marker. So, considered as benchmark or mother code. Kung may mas malaki pa nito, yun, mother code din yun, din sub-mother code na lang ito. Ito na code na to ay tinatawag natin na metal element. Metal element, which is mag-indicate din siya ng east-west alignment. Or tinatawag natin na 3-5-7 pattern. So dito na tayo magbe-base at gamit ng compass para sa pag-remap. Okay, so simulan natin ang deposit sa due west target. So kung susukatin natin to, ito 6 inches to. Ito tayong panukat, ituro mong kamay naman tayo. Yan, 6 inches to. Tapos dito naman ang tayo niya more than 3 inches. So ito yung fulcrum point natin. So dito tayo mag-compass para sa dig site sa metal element, which is due west for code 7. So galing dito, ayan, to due west. Ayan, malakas yung magnetic pole. Ayan. So due west, tatama siya dyan. Ayan, tinitest big natin agad. So yun ang bato na nakuha dyan. So, ayan. May arrow yan. Ito, arrow niya, down. Then, galing dito, bakit ganyan ang sukat natin? Kasi iba-ibang sukat. Depende yan sa given na marker. Ito, 6 feet. So, dahil dito, i-convert natin to ng 6 inches, I mean, sorry. Inches to feet. So, galing dito, 6 feet. Yan, tatamaan. Yan na portion. So, ito yung dig site. So, magte-test dig tayo ng 3 feet para makita pa yung 3 to 5 feet ang hidden marker. So, ito yung mga coordinate marker niya. Dito. So, galing dito, ito. So, 6 feet galing dito. Katama din sa dig site. So, ang direction niya nito is yan. 135 degrees southeast, tatama dyan sa dig site natin. Ayan. So ito is a legitimate marker to na ginawa nila. Tingnan nyo, ginawang alignment ang bato ito. Tapos pinapias dito. So galing dito, magbilang ka naman ng 6 feet is dig site, which is my tinatawag natin sa double compass na alignment. Alignment and bearings para sa dig site. Ito. Hindi nakasali ito sa epigrams. Ito, ito. Ito tinatawag natin na passageways. Passageways. So, dalawang passageway ang nakita natin dito na mag-intersect pa rin sa dig site. So, yan na ang dig site natin. Tapos, ititis dig yan. May makikita pa tayong mga marker sa ilalim. Tapos ang gamit ng Japanese wand, ito.
ay pag-confirm para sa dimension. So yung Japanese one. So may na-upload ako sa community section sa YouTube ng diagram ito para sa mga gagawa. Hindi ako nagbibinta. So wala. Wala kong time dyan. So magkuha tayo ng dimension. So kukuha tayo ng angle dito muna. Tapos gamitan natin ng wands. Yan. Dun siyang pinpoint. Tapos dito naman sa isang coordinate marker. Yan. Doon pa rin. Dito ginalaw yung kamay ko. Move talaga niya yan. So, kuha pa tayo ng angle dito sa passageway. Yan. So dyan. So ngayon, positioning ng whether box or drum o anong ginamit nila na sisidlan, item holder, nakasakto pa rin niya sa posisyon. Parang feng shui ba? So, kunin muna natin ang sentro niya. Ito yung sentro or center ng item. So, ang pagkuha ng dimension is horizontal detection. Ganun. Okay, so yan ang kanto niya. So, naka-align pa rin. S-to-S alignment. Dito. Ayan. So, yan ang kanto-kanto niya. So, almost 2 feet. Then, sa kabila, north-south positioning sa item. Ayan. So, pag hindi siya masintro, gaganon yan, galaw. Pag masintro siya, ayan, tatari lang yan. Okay, dito naman. Ayan. Okay, so, ibig sabihin, ang dimension is naka-box type. So, 2 feet by almost 1 foot. So, parang ammunition box na ito. So, ang pag-confirm yan, yan na. Side by side. Dito. Dito. So, ito yung center niya. Yan. Ito yung big spot. Tapos, yung aura meter. Saan na yung aura meter? Testing natin. Itong aura meter, itong Timso to. Yung Timso, kumusta ka na dyan? So, ganun pa rin ang pag-check gamit ang aura meter. Kailangan pa rin siya side by side. Diretso muna natin sintro. Ganun ang galaw ng aura meter, oh. Pag sintro, yan. Tatagtag yan. O iikot yan, ganun. Bayaan mo lang siya maglaro ng galaw niya. Pag nasa gilid naman, pupunta yan doon. Yan. Pag vertical detection, ganun pa rin, pareha sa 1. Yan. Para hindi kayo malito. Halos pareha lang po sila ng principle. Yan. So ito lang big side natin. Yan. So itong sentro niya, iikot din siya. Yan. Parehas ng Japanese world. Okay, so sentro to siya. Ito ng big side. So makita nyo, naka-align to. East-west alignment. Yan ang fulcrum point, JOS code 3. Dito sa code 7 or JOS big side. Dahil metal element siya. Saka code 3, code 4. Okay. Yan na, patuloy na natin itong test dig. Tapos dito ang isang deposit. Ito siya, sabi ko, code 4 kasi letter D. Ayan. So, kukuha ka ng 135 degrees southeast na bearing. So, titingnan natin, ayan, 315, baka sa mode 135 ito. Ito, talagang ginawa nila na letter D. Itong linya mismo, ang alignment dito sa big side, 9 feet. Bakit 9 feet? Dahil dito, 6 plus 3 equals 9. So, nandito ang item. Nakabunan ng malaking bato. So, dahil nagbaldaan ng bato. Ito siya. Maliit lang to. So, ito yung parang giveaway. Yan. Pero sa ilalim pa ng bato. Maliit ito. Yan. So, dito ang item. So, napakaganda ng site na ito. Kung makita natin, maraming mga boulders. Pero ito ang pinaka-legitimate BBM or Big Boulder Marker na fulcrum point para sa metal element Fissure Boyer layout. So, ang pattern niya na ngayon ay ganito.
So, ito code 4, ang dig site code 3. Ito ang fulcrum point is code 5. So, ang pattern niya is in a pressure buoy layout 3 4 5 pattern. Very simple lang, 3 4 5 pattern. So, sa distance doon na mag-iba-iba ang depende sa given din. Okay? Yun lang muna, buddies, at happy hunting. Eat, sleep, and explore. Then, sana makahit tayo sa ating mga operasyon. At sa mga magparimap, just message me. Then, mag-usap tayo sa mga kinakailangan para sa remapping. At sa operasyon, dapat sigurado ang dig site para hindi masayang ang pagod, ang tira, at ang time. At nang sa ganun, ang target natin, ang deepness na lang. Hindi natin alam ang deepness, ang lalim. Depende yan sa mga trail marker. Pero mostly, sa shallow deposit, mag-range yan sa 6 feet, 12 feet, 15 feet, 24 feet, hanggang 30 to 33 feet. Paglalampas na yan, medium deposit, malaki-laki na yon. Matakbo na yun ng 45 feet. At pag-deposit, hanggang 90 feet na ang beyond. So, ito lang muna ngayon. At hopefully, may nakuha kayong insights sa pag-remap. God bless us all. Bansay.